how to register online to my.sss. As you know, friends, dito po sa Jewels of Gina, I was not able to tell you before, I've worked with a private company. Mga 8 to 10 years din yon, mga ka-Jewels. Kaya nga lang, nung I've decided to transfer to the government service or to the public school, that's where I found out na pwede naman palang ituloy ang aking contribution as this time a voluntary member. Kasi sayang din naman yung 8 to 10 years na kinaltasan ako nung dati kong company. Marami na rin na ihulog doon na contribution. Halos malapit na sa 120, which is the minimum number of SSS contribution. Kaya ngayon, na pinagpatuloy ko nga siya, ako lang po ang pumupunta sa mga bayad center to pay my monthly voluntary contribution. But this time, dahil nga sa pandemya, kailangan natin meron tayong registration online. To register, first go to Google. And then, itatype po natin doon sss.gov.ph. Ayan, pagdating sa page ng SSS, meron po doon mga pagpipilian, meron doon nakalagay portals. Doon sa portals, pipiliin po natin yung you will be registering online. Pagkapindot po ng SS, meron doon lalabas na portal for membership. May lalabas na I'm not a robot, i-check mo yan. Then submit. New schedule of contributions to start in January 2021. So, ito na po yung portal. Lagay mo lang kung member ka ba, employer ka ba. Small Business Wage Subsidy Program. So, ako ay isang member. Check po natin itong I certify that I have read and understood the foregoing reminders on SSS web registration. Tapos, proceed na po tayo. Pagka pinindot nyo po yung proceed, ito na yung ating pi-fill upan na pi-fill upan po natin ito na form. Ba, tatanungin po sa inyo yung date of birth, yung mailing address ninyo, kung kayo ay nasa Manila ba or province. At syempre, mahalaga po yung postal code. Doon nga po pala sa preferred user ID, bawal gumamit ng mga characters, halimbawa, and percentage, hashtag, asterisk. So, ang pwede lang po natin gamitin ay characters. Pwede rin po yung underscore at saka number. Friendly niya, meron siyang lumabas na mga dapat kong ibigay. So, ano mga mali daw yung date of friend ko? Mali. Tapos yung email address ko, ayan. Marami pa pala akong hindi nailagay. At ito lang po yung mga instruction kung paano tayo makakuha ng payment reference number. So, pag magbabayad tayo ng SS sa contribution natin, hihingan po nila tayo ng payment reference number. This time, kailangan natin talaga na meron tayong registration online kasi po pagpasok natin sa sss.gov.ph hihingin po yon at doon natin makukuha ang ating payment reference number. Ipiprint po natin ito at ito po ay ipapakita natin sa bayad center or sa SSS office kung tayo ay magbabayad. So I advise everyone, lalo na yung mga malapit na mag-retire, pagpatuloy po natin ang payment ng ating mga SSS contribution. For the future po, meron tayong mga pension na matatanggap pagdating natin ng 60 or 65.